Naiiyak na nagpa-COVID swab test sa harap ng Makati City Hall si Emelisa Dayag. Sinamantala kasi ni Emelisa ang murang swab test. Ngayon pa lamang sa ilalim sa pagsusuri si Emelisa mula nang mamatay sa COVID-19 ang kanyang 72-anyos na ina na si Ginang Vicencia. Namatay ang kanyang ina noong Abril matapos ma-confine ng 2 linggo sa ospital. Si Ginang Vicencia ang unang naitalang kaso ng COVID-19 sa kanilang barangay sa West Rembo, Makati City. Nahawaan ni Ginang Vicencia ang 74-anyos na asawang si Emilio at anak na si May Dayag na 46-anyos. Maswerte ang mag-ama na nakarecover sa COVID-19. Yung mother ko kasi namatay siya sa COVID last March, April 4. Tapos yung father ko rin na tsaka sister ko naging sila positive. Sa PGH yung father ko, yung mother ko, namatay siya after 2 weeks. Pinasok siya sa hospital March 23. Tapos, first case siya sa barangay namin. Siya yung first known case. After 2 weeks, bumigay na rin siya. Tapos lahat kami na-quarantine for almost 2 months kasi 3 yung sa amin. Ayan, nung sinab kasi yung father ko, nandun ako, ako yung nag-alarga sa kanya. Tapos, kaya kanina, medyo, kasi hindi pa kami naka-cover dun sa loss. Kaya medyo, hindi emotional ako. For employment kasi po, itong requirement. Kaya medyo, ano lang ako, kasi naalala ko yung mother ko. May pre-ano kasi siya, pre-existing na. Tsaka 74 na rin. Well, din father ko naka-recover siya. Sa PGH naman siya. Aminado si Emelisa na hindi pa nakababangon ang kanyang pamilya mula sa dagok sa buhay. Nung ano po, nung yung mother ko nasa hospital, naka-quarantine kami lahat. Nung namatay siya, hindi kami yung kumuha sa ano niya, body niya. We're trying to move on. Sa death. Pero syempre, kasi di namin siya nakita eh. Kasi ano lang, isip namin, nung sinake up siya una, is upper respiratory lang. Pero nung pagbalik, tumabas na yung binalik siya, kasi medyo sumakit na ulo niya eh, tsaka nag-diarrhea na siya. So binalik namin siya sa hospital. Tapos, kinuha ng hospital yung kanyang test. Lumabas nga positive. Tapos, hindi na siya pinalabas. Tapos, since noon, hindi na namin siya natin. Ito mo yung first time na natapos after? First time po. Kasi, nung naka-quarantine naman kami, minomonitor kami ng seso. Yung buong compound namin, kasi yung buong family namin sa compound, lahat kami direct contact ng mother ko. Tapos, yung father ko. Kasi, yung mother ko nung nasa hospital siya after 3 days, lumabas na rin yung sa father ko yung symptoms niya. Tapos yung ate ko kasi, kaya siya na, dahil yung, siya yung nagdala sa mother ko sa hospital. Inalaw pa kasi siya ng 9 hours doon na magbantay. Kasi siguro hindi pa ganun kahigpit eh, kaya medyo inalaw pa siya magbantay sa hospital. So, nahawa din siya. Tapos, na-quarantine. Minomonitor kami twice a day ng seso noon kung may mga symptoms kami. Kasi bawal talaga kami lumabas. Nasa bahay lang kami as in. Maaari makapag-avail ang mga residente at nagtatrabaho sa Makati City sa abot-kayang swab test sa pamamagitan ng pagbisita sa kanilang website na www.safemakati.com. Magpapaschedule lamang ng swab test at magbayad sa Bangko de Oro nang halagang 2,950 pesos. Ayon kay Makati City Mayor Abby Binay, mas mura ito kumpara sa mga pribadong klinik at ospital na naniningil ng 4,500 hanggang 8,500 pesos. Ayon kay Dr. Roland Unson, ang Assistant Health Officer ng Makati City, bukas ang murang swab test ng Lunes hanggang araw ng Linggo mula alas 5 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Depende rin anya ito sa dami ng magpapaswab test at maaaring ma-extend ang oras. Karamihan sa mga nagpapaswab test ay para magamit sa pag-uwi sa probinsya at requirement sa trabaho. Kasi po yung test po nito is subsidized ng city government. Kaya po mura po namin ibibigay talaga sa mga taga Makati at mga nagtatrabaho po dito. Pwede naman sir, basta kasi ito po sir, ginawa po talaga namin is para matulungan po talaga yung mga negosyo din. Kasama rin din po kasi dito sir yung pool testing, which is mas mura pa dito sa individual testing namin, which is dinesign po talaga namin is para tulungan po talaga yung mga negosyo na makabawi, na makapagsimula po ulit sila ng negosyo na mas makakamura pero safe po ang mga trabahador nila. 2 hanggang 4 na araw, maaring lumabas ang resulta. Ipadadala ang resulta sa pamamagitan ng electronic mail. Kapag pooled swab test ang gagawin ng mga kumpanya na may 10 empleyado pataas, maaaring bumaba pa ang presyo ng hanggang 1,000 piso na lamang. Para sa mga mahihirap at walang kakayahan na magbayad ng swab test, may libreng pagsusuri ang lokal na pamahalaan. Pero kailangan munang i-validate kung nagkaroon ng pakikipagsalamuha sa mga pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Ayon kasi kay Mayor Binay, ang mass testing ang susi para malagpasan ang pandemya. Chona Yu, Radyo Inquirer 990, Bayang Nagtatanong, Mamamayang Nag-uusisa.